So, di ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Di ba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa inyo mga kababayan, mga kasulid. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong re-reactionan video. Patungkol nga ito, na-miss nyo ba si Angkol Calboro? Talaga naman to si Angkol Calboro, masyado talaga nga bitter, di ba? Imbis na maging sumaya at masaya siya dahil nga mayroong nakagraduate na anak ng isang general. At malamang magiging general din to mga kababayan. Itong si Angkol Calboro ay may napanood na naman po tayong video na talaga naman ay umiipal na naman. Re-reaksyonan natin yung mga kababayan, sama-sama natin na kumintuhan at reaksyonan natin mga kababayan itong si Angkol Calboro. Pero bago yan mga kababayan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita dito sa ating channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, paki-like po ang video na to, paki-subscribe, paki-pindot po ang notification bell all, paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po, mag-umpisa na tayo. So, ayan nga po mga kababayan, tungkol dyan sa support to General Bantag, yung paraffle, sa dulo po ng video, panoorin nyo po mga kababayan. Ito nga pong si Angkol Calboro ay nung nakaraang araw lamang po mga kababayan, mapagkatapos nga po na itong ating anak ni General Bantag ay nakagraduate nga, doon nga po nagkita sila General Bantag at si PBBM at mukhang nang napalingon si General Bantag nang gumanon siya . Talagang parang napangiwi. Hindi makapaniwala mga kababayan si PBBM na nandoon si General Bantag. But anyway mga kababayan, may nakapansin din ito. At ang nakapansin naman ay in a bad ways naman ang kanyang datingan dito. Imbes na katulad natin magsaya ito si Angkol Calboro, ito siya bumabanat na naman, umiipal na naman itong ating best friend dito sa YouTube. Ang ex-attorney at ngayong inyinyero na. Ito mga kababayan, hindi po natin siya niluloko or inaasar kung ano paman. Nagre-react lang po tayo sa kanyang video. Ay, napanoorin natin. And dadako tayo kay sinasabi ko na si Bantag ay bitag na. Wow. Alam mo, ang kapal na mukha talaga to si klaro-klaro na mga... Ang kapal na mukha nito sino? Ikaw naman, ang kapal ng pagkasinaw ng ulo mo. Kung siya nga, sabihan niya si General Bantag, ang kapal ng mukha, di ba? Di siya, di ba? Total, totoo naman, kalbo. Wala. Bakit siya magagalit? Kalbo naman talaga . Testigo na tuturo sa kanya. Hindi lang basta kalbo, guys, ha? Magiging kalburo na naman to . Maniwala kayo, promise. May bibitawan siya mga salita rito, tapos na . Patapos lagi magsalita ito at bumitaw ng mga pananalita. Kaya parang hinug sa pilit. Kaya kung tawagin ko ito, hindi ito basta kalbo, kundi kalburo talaga, bagay na bagay sa'yo. Angkol! Tuloy mo, Angkol! Siya nagpapatay kay Percy Lapid. Biro mo, nagka-graduate, maganda nga, matalino siguro siya kasi ang anak niya matalino rin. Gumraduate sa PN. Wala ka siguro niyan, Angkol, no? Kaya ka ganyan siguro dahil kita mo naman kung matalino ka. Tama, matalino ka, naging abogado ka. Pero ang katalinuhan mo, saan mo nilagay? Okay, hulaan niyo. PA. Nung gumraduate, siyempre, dumadalo yung ating presidente, si President BBM. At siya nagbibigay ng mga diploma ng mga gumraduate. Akalain mo naman isa sa gumraduate na anak ni Bantag. Ba't ang samaan ng loob mo? Kasalanan ba ng bata yon, ng anak ni General Bantag na matalino siya at nag-graduate siya dyan sa PNPA? At isang napakahirap na pag-aaral ang ginawa at nagsipag at nagsikap. Kukwestiyonin mo, akalain mo, natural, nag-aaral . Di ba? Normal yon, huwag ka magtaka dyan. Kaya ka lalong nakakalbo, atorne. At tumabi pa kay BBM. Silos! Sino gusto mong tumabi? Ikaw! Ikaw ang gusto mong tumabi kay BBM? Ay nako naman, Atty. Calbo! Akala niya papansinin siya, hindi siya. Ay! Akala niya papansinin siya. Nang nilingon nga ng general . Parang napangiwi. Balikan mo ang video. Atty. Sige nga, balikan mo. Siya pinansin, kaya mas pasalamat ako kay BBM.
Pumapalakpak pa. Parang mas maganda sa'yo ito, ator na ito. Ito. Panoorin mo. Di ba, Torne? Parang bagay sa'yo yan, ha? Tuloy mo, Torne. Hindi siya pinansin ni BBM. Kumbaga, snob. Tinanong din siya, bak, anong pag ginawa mo doon? Tumabi ka kay BBM. Oh, siyempre. Ay, wala naman. Hindi na wala naman nagtanong sa kanya kung tumabi siya kay BBM, eh. Naruman lang yon. Dahil nandun si BBM, siya yung mag-award. Ah, siyempre, magulang yun. Natural naman. Kakabahagya silang magkakatabi doon. Ano ka ba naman, Atorne? Call! Siyempre, protocol. Call ka lang, call! Okay, ikaw na rin magsasabi, protocol. Eh, ikaw ba magulang? Alam ka naman, hindi. Alam ka naman, magkakabit ka ng, tatanggap ka ng award ng anak mo, inandong ka sa baba ng stage. Ito talaga si Angkol, oh. Tuloy, call! Lang naman yung kay BBM, kinumusta din ni BBM yung anak niya na gumraduate. Pero may pasabi si BBM, huwag nyo ilagay sa kahiyan ang burokrasya ng opisina. Ganun ang sinabi sa lahat ng pulis. Gawin nyo ang katong... Ganun ang sabi sa lahat ng pulis. Bakit? Kulan na to protect, to serve and to protect. Ganun ang sinabi niya. So, anyway, ang makikita ko lang doon, masasabi ko, malapit ka na mabitag-bantag. Makikita mo sa... lingwahe, sa salita, yun ang sound of silence. At sa kanta nga sinabi, you say it best when you say nothing at all, di ba? Katulad din ba yan, Angkol, doon sa kanta na binitawan din ni ano? Hindi kanta, parang kanta. Ang sabi ni D.O.G. Remulla, the end is near. Di ba may ganon din? Di ba malapit na? Sabi di ba doon ni Remulla sa isang panayam, ano nangyari? Di ba si Remulla din may sabi tungkol doon sa oras na lang inihintay at DJ katapang na siya? Nasaan yung papel na yun na pinirma na ni PBBM? Ikaw din ngayon, nagsasalita ka rin ganyan. Puro tapos kayo magsalita eh. Kaya hindi kayo hindi masisisi ang taong bayan na bansagan kayong kalburo. Kasi pilit na nahihinog eh. Hindi mo muna inaantay ang tamang panahon. Call! Antayin mo, call! Simple kanta. Ganon ang ginawa ni Bongbong, ni President Bongbong Marcos kay Bantag kanina. Kaya, nagsalita pa rin siya, umaasa pa rin siya na ibabalik siya sa Bureau of Correction kung matatapos ang kanyang suspension. Correction, wala pong sinabi, hindi po nagsalita si General Bantag na umaasa siyang babalik or ibabalik siya doon. Call! Huwag kang ganang call! Wala siyang sinabi si General Bantag. Ang status niya ngayon ay suspended lang. So, naka PBBM yon kung ibabalik siya o hindi. Pero walang sinabi si General Bantag na umaasa siya. Naintindihan mo ko, call? Ulitin mo, call, yung video call. April 9. Bitag ka na, Bantag. Madali. Paano naging bitag? Lang sa karanasan ko bilang abogado. Sa karanasan mong naging bilang naging abogado? Yun nga yung karanasan mo. Ano yung nakaranasan mo? Yung hindi mo iningatan, kaya nawala ang pag-abogado mo. Call, hindi kita inaasar o minamaliit. Abogado pa ako. Mahaba na po yung isang buwan na walang warrant o barrist na lalabas. Call, ayan ka na naman sa mahaba na po ang isang buwan eh. Bas, kaya magtago ka na. Alam ko magtago ka rin kagaya ka ni TVS. Hindi. Call, bakit mo uutusan yung taong magtago ka na? Alam mo paano mo nalaman, call, na magtatago si General Bantag? Ha? Nako naman, kalburo. Nakikita mo naman si General Bantag nandyan lang sa Bagyo. At saka bakit mo alam? Katiks ka ba ni General Bantag na magtatago ako? Alam na alam mo eh. Sabi mo, alam ko. Pinapangunahan mo lagi ang mga pangyayari na hindi mo naman hawak. Napabalik sa Pilipinas. Ando na sa, wala na daw sa Amerika, sumibat na. Ang sabi ni Secretary Remulla sa kanyang intelligence information, pumunta na raw sa isang bansa dito sa Asia, itong si Arnie Teves. Nakita nyo nga mga kababayan, ano, mga pinagsasabi nitong ni Angkol Calburo, hindi ko lang po talaga matiis, mga kababayan, hindi mag-react. Kasi nga, talagang ano siya eh, yung parang instead na magandang moments ang ipakita niya, no? Kumbaga, wala namang... kinalaman na dito, di ba? Yung bata, kung graduate, kahit man sino eh, kahit ikaw, mayroon kang anak ngayon na mag-graduate. Kahit si D.O.G. Remulla, kung mayroon mag-graduate yung kanyang anak, kaso nga lang, aywan ko. Yung kanyang anak na isa, di ba? Siyempre, si General Bantag, proud, kahit naman sino eh. Kahit ikaw, kung mayroon kang anak, kalbo,
Halimbawa, mag-graduate, kahit hindi ako, hindi kita gusto, or hindi kita kaibigan, pupurihin rin kita, pupurihin ko rin yung anak mo, dahil nga nakagraduate. Normal yan, napakagandang ugali yan. Huwag ka maging bitter masyado, na kaya ka lalong nakakalbo eh. Tama naman natin sinasabi, di ba? Unang-una, pinapangunahan mo itong mga pangyayari. Ito ka na naman ngayon, nag-iingay ka na naman eh. Kung ano na naman ang sinasabi mo kay General Bantag eh. Imbes na happy moments ang good vibes sana ang mangyari eh. Kukomment ka pa ng hindi maganda. Idadrag mo pa yung bata, isasama mo pa doon. Eh, napaka-fresh graduate noon at napakaganda ng isip noon para sa ating bayan. So, ayan na lang mga kababayan. Kung ano ang reaction ninyo dito kay ex-attorney. Ngayon na isa na siyang inyehero. Hindi po natin tinatawanan or niluloko or inaasar si attorney. Kaya lang, hindi lang po rin natin mapigilan mga kababayan na hindi mag-react dito talaga. Kasi nga, kareak-react naman talaga eh. So ayan nga po mga kababayan, punta na po tayo sa ating paraffle. Maraming salamat sa inyo. Ingat po. Ito pong raffle for Akos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients, care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI mga kababayan ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for Akos na to. Pangalawa mga kababayan ay ang Law Students Research for ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa ilaban mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang ilaban po. Yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general mga kababayan. So maliwanag po yan mga kababayan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain. Ito naman po mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandiyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan mga kababayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan mga kababayan. Maliwanag po yan ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. Gcash Payment, Virginia Mangawit, pakichat, pakitext, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa Gcash, ay ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko kung bangko po yung pagbabayaran ninyo. Andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo. Sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DJ Bantag at ito nga po ay may tinatawag na raffle for Akos. Hindi po ito sa kanya mapupunta lahat mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po, mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Yes.
Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is BMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!